What's up, my fellow MMA super fans? My name is Nisi Casiano, and today we are fortunate to get a glimpse of the future of Philippine MMA dahil makakasama natin muli one of the top prospects in Philippine MMA. At siya, I see Carlos the Limitless Alvarez. Carlos, welcome back on the program. Good afternoon, Kuya, at good afternoon po sa lahat ng nanonood. Unang-una sa lahat, kamusta? Alam kong napakaganda ng 2023 mo, pero bago natin pag-usapan kung ano yung susunod para sa iyo, syempre magkamustahan muna tayo. Kamusta? Syempre 2-0 in one championship. Gano'ng kakasaya na nasa posisyon ka na to ngayon sa karir mo? Kaya sobrang saya po kasi hard work pays off. Medyo nagbubunga na yung mga hard work. And okay naman ako, Kuya. Tuloy-tuloy pa rin yung training at ito nga pinag-andon ulit yung next na laban na darating. Ayan, nabanggit mo na kami next kang laban on October 6 at the iconic Lumpini Boxing Stadium. If I'm not mistaken, it is one Friday Fights 36. On October 6 against Title Chai. Kung tama yung pronunciation ko, Title Chai. From, I believe he is from, alam ko ang nationality niya, hindi ko pa masyadong confirm, but he speaks Thai, English, and French, and he's just representing ito nga si Mehdi Zatut, yung team yun na lumalaban sa One Super Series. Ngayon, papag-usapan din naman natin itong laban na to. So far, kung titignan natin lahat ng schedule ng bawat fighters, not just in one championship, ikaw ang masasabi kong pinaka-active na fighter in Philippine MMA today, more so in one championship. Ano yung feeling nito? Ano yung reaction nito na parang ulit sunod-sunod, nakakalaban ka, unlike yung mga ibang counterparts mo, whether nakasama mo sa team ngayon or whether hindi mo kasama sa team, ikaw yung fortunate na busy guy in Philippine MMA. Yun kaya sobrang saya po kasi yun nga, nabibigyan tayo ng opportunity ngayon and nabibigyan ng opportunity para may pakita yung skills and busy yung year na to. Maganda kasi tuloy-tuloy yung training, tuloy-tuloy yung improvement. Mas importante ba siya in terms of sabihin natin development mo and growth, because at the same time you're fighting under the bright lights of one championship tapos nagde-develop ka pa, nag-grow ka pa as a mixed martial artist? Oo, Kuya, kasi mas nakukuha ko yung composure, mas na-expose pa ako ngayon dito sa One Lumpini. And very thankful ako na tuloy-tuloy ang laban. Tingin mo ba ito yung the best way para sa iyo to develop? Kasi hindi lahat nasa situation mo. Others pumunta pa at the lower level, ikaw nasa, sabihin natin nasa higher level na, plus unti-unti nagagamay mo, unti-unti nakikita mo kung ano yung dapat mong punan na areas, at the same time nakikita mo rin yung strengths na pwedeng to build on. Kuya, thankful ako kay Coach Mark kasi siya yung nagpasok sa akin dito sa One Lumpini and para sa akin, pinaghirapan ko to ng ilang taon kaya maganda to na as stepping stone sa akin na dito na mag-build up dito sa One Lumpini. Tapos yun, diretso na sa big league. Nalo pa. Carlos, 3-0 overall, 2-0 in one championship. Siyempre may momentum ka heading into your third fight under the one banner. Pero ang tanong ng lahat, paano mo, siyempre of course may build up to kahit papaano. There's nothing wrong in being confident. Pero paano mo 'yung nagagawa to taper down naman yung overconfidence na kahit papaano you keep in touch, or let's say you have this grasp on reality na parang hindi ako pwedeng mag-overconfident lalong umaakyat ako paunti-unti
dito sa isang talented field, is a talent field division like the featherweight weight class. Ang ginagawa ko, kuya, is to prepare and train hard. Kahit na nanalo ko ng dalawang beses na ganun po, na maganda po yung performance, I still need to train hard kasi hindi po natin alam yung mangyayari sa cage eh. Kaya kailangan 100% ready po na andun palagi. Yun po yung ginagawa ko para hindi po hindi masabing overconfident na lumalaban po. Ngayon, Carlos, ang mga kalaban mo na nabanggit nga natin si Title Chai, slightly, kahit sabihin natin, slightly, may slightly, ah, mas may experience na itong mga kalaban mo. I believe he is 3-1 in his MMA career. Plus, alam ko rin, meron siya parang kickboxing background. Gano'ng ka-importante ito sa'yo as a young prospect na sa iba kasi ang approach mabilisan eh. From this fight, from fighting na ka-same level niya, biglang tatalo na mas malaki. Sa'yo, ang naging approach, unti-unti eh. The first two fights, magkakalevel. Yung first two fights mo in one, ka-level mo lang. Ngayon, unti-unti, umaakyat ka na. Gano'ng importante sa'yo itong step-by-step process o sabihin natin step-by-step approach na ginagawa ngayon ng Team Lakay for your development? Ako kayo, trust the process lang ko kay Coach Mark sa Team Lakay, sa manager namin. And kung sinong ibigay nila, harapin ko. And maganda po yung match-up na binibigay nila sa akin. Hanggang sa papunta na tayo dun sa mas mataas mong league. Ngayon, speaking of step-by-step process, tsaka apart from it, yung streak mo meron, very obvious. Talagang, yun nga, nabanggit nga natin kanina, napakaganda ng tinakbo ng 2023 mo so far. Ngayon ba, nagkakaroon na ng pressure on your part? Kasi, alam naman natin yung pagiging undefeated or sabihin natin na may winning streak kahit papaano, it bears some sort of pressure. Ikaw ba nakakaramdam na ngayon at this point to maintain that? Or tinitigdan mo siya as some sort of motivation heading to your fight? Okay, hindi maiwasan yung pressure talaga. Eh. Kapag malapit na yung laban. And ako kuya, ginagawa ko na lang yun as fuel para mag-train hard. Para mas ipakita ko na kayang-kaya kong i-handle ang pressure ng mag-perform ng maganda sa ring. Ngayon naman, pag-usapan natin yung scouting report nyo for this fight. Kamusta? Ano yung nakikita nyo dito sa mga kalaban mo on October 6 na masasabi mong strengths and weaknesses na kahit heading, sabi natin, sa mga huling araw ng training camp nyo, ay unti-unti nyo nang hinihimay? Okay, ang nakikita namin is strength niya talaga, striking niya. Yan, maganda yung mga counter, mga leg kicks niya, mga head kicks. And siguro weaknesses niya is, isa dito is lagi siyang umaatras and di namin nakita yung skill niya sa ground and sa wrestling. Okay. Ngayon, yun nga, mapunta tayo dito kasi sa aspeto na to, kasi in the last two fights talaga nakita namin yung different facet of Team Lakay through you. Kasi majority of your last two fights talaga pinakita mo yung ground game ng Team Lakay na alam naman natin heavily criticized by all the keyboard warriors out there. Ngayon talagang ikaw yung parang sabihin natin best example na nag-i-improve lahat in Philippine MMA at ina-address na ng bawat, hindi lang Team Lakay but also other teams ang kanilang grappling department. Pero ikaw ba? Dahil sa, alam naman natin na may ground game ka, and but hindi pa nakikita ng, sabi natin fully, ng one championship fans yung stand-up skills mo. Do you think, yun yan, nabanggit mo kanina na may stand-up tong makakalaban mo. Ikaw ba tinitignan mo yung opportunity na finally to showcase it fully on the one championship stage?
Ako kuya, susundin ko lang yung game plan namin and may chance nasa game plan namin na naman talaga na to strike with him. And if andun na yung chance na makuha yung KO or TKO, mas maganda. Ngayon, Carlos, kasi ang tanong dito is, how do you see things play out in this fight? Yun nga, nabanggit mo nga na maganda stand-up nito, pero sinasabi mo rin na whether you admit it or not, you're one of the most versatile fighters out there right now. Paano mo siya nakikita? Anong dynamics ang na-foresee mo where, na ngayon na parang we're almost, sabihin natin, a week away or sabihin natin 2 weeks before the fight? Dito kuya, dito sa laban na to, sa tingin ko mag-i-striking talaga kami dito. Pero meron at meron yung time na i-take down ko siya at magpupunta kami sa ground. Doon so, ko siya doon ko naman i-test yung skill niya sa ground. So you intended, let's be clear, you intended to mix it up in this fight like you did in your last two fights. Oh, yeah. Ganon kasarap ngayon na parang tinitignan na lahat ngayon through you na parang nag-iiba na, nag-evolve na yung mga Filipino MMA fighters, particularly Team Lakay athletes na eto, unti-unti, nagiging well-rounded fighters na sila. Is that some flattering ba siya? Pero at the same time, sabihin natin, malaki siyang impression na kailangan mong to live up to. Oh, maganda yun as motivation ko para sa akin kasi napapakita namin yung skills namin, di lang sa striking, and napapakita na namin na we're training hard sa wrestling at grappling para makasabay in international stage. Carlos, what's your end goal sa laban na to? Kasi lahat nagawa mo na eh. In the span of sabihin natin the last 6 months, kasi first fight ground and pound if I'm not mistaken, tapos second fight Darce choke submission. Ngayon ano ba ang goal mo dito sa laban na to, as apart from finish? Gusto mo bang finally makuha mo yung bonus, the contract, or let's say would you use this fight as a platform to prove not only to Chatri Sityutong but to everyone that you're ready for the big stage? Nasabi mo na lahat, kuya. Oo, kuya, gusto ka lahat yun eh. Pero ang goal, ang pinaka main goal muna is to win the fight para mas madami kong opportunity yung dumating. And sana nga pag nakuha ko yung finish, binigyan na nila yung bonus tsaka yung contract. para naman kuan mas masaya tayo. Yeah. Yeah, well, mas maganda. Dapat sinagot mo lang all of the above, pero yun na nga yung pinaka gist nun. Anyway, speaking of using this fight as your platform to the big leagues, marami pang event na pwedeng mangyari bago matapos yung 2023. Merong dalawang scheduled ng Prime Video events, plus merong 1165, babalik yung mga numbered events at gagawin to for the very first time in Qatar. Kung sakaling mabigyan ka ng opportunity, ang unang tanong ko muna, makakatatlong labang ka na this year, willing ka bang maglaro ng pang-apat? Oo kuya, willing ako maglaro pag bibigyan pa ako last ngayong para sulit-sulitin natin yung buwan. Yung 2023. Anyway, yun nga, nabanggit ko kanina, saan mo gustong makita? Prime Video or the upcoming event in Qatar? Para sa akin ko, sa Qatar na lang. Mas gusto ko sa Qatar. Mas gusto mo yung Qatar? Okay. Kung may Qatar, kung sabihin natin, mabigay sa yung Qatar, meron ka bang napipili o napipisil na pwede mo makalaban? Of course, we're not thinking ahead. Well, of course, syempre, wala namang masama na mag-isip tayo what's next for you in the future. Pero
Sa tingin mo? Wala pa akong alam ko eh, mga hindi ko sabihin. Pero sabi mo nga noon, huli natin pag-uusap, gusto mo nga ang dream fight mo sa One Championship is Martin Nguyen fight. Pero of course, syempre, baka somewhere down the road. Anyway, mapisil-pisil lang ito ng konti. What's your prediction for your upcoming fight this October 6? Ito ko yung kalaban ko, magaling rin kasi siya eh, sa mautak din ka siguro. It's either sa late rounds na itong matatapos or decision win para sa akin. O yun yan, dahil lang bagit mo nga kanina na you acknowledge it na parang this is going to be a litmus test, your first test in one championship. Tingin mo ba this fight will bring out the best in you? Plus, it will only attest to your quality as a mixed martial artist. Oo, oh, kuya. Kaya pinaghandaan ko to ng mabuti and nag-train ako ng mabuti dito sa fight na to kasi yun nga, alam kong mapapalaban din ako dito sa laban namin and matitest ang lahat ng skill ko dito. All right. Carlos, before we let you go, baka meron kang nais pa salamatan mga fans and supporters, not only ng fans and supporters mo but also supporters ng Team Lakay. Maraming salamat po sa lahat ng fans, sa lahat ng mga nanonood, supporters ng Team Lakay and all Filipino mixed martial artists. Salamat po sa pagsusuport sa amin and Team Lakay, thank you. Thank you din sa opportunity na to, kuya, na ma-interview ko. Of course. Thank you so much. Carlos, maraming salamat and we wish you nothing but the best. Thank you, kuya. That's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe. And also, hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Casiano with Carlos Alvarez. Till next time.